Balot sa aha, aha. LA season na naman. Ano, sir? Sabi mo ko ulit. Pipikon ako sa'yo, ah. Okay. Huwag ka na magalit. Lowa season. Ano, sir, ang ibig sabihin ng lowa season? Hindi tao yan. Lowa season. Ayan. Ang ibig sabihin ng lowa season is umuulan na naman ng letter of authority. Anong ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin doon, ang BIR through its revenue officer ay nagdi-distribute na naman ng mga letter of authority. Ang average na ano diyan, bossing, mga 50k. Ha? Ang nire-release, hindi 50,000 lowas every year. Ang balibalita ko, sir, ang average na lagay is 350,000 per lowa. Kumpitin mo na lang, sir. Di ba? 50,000 times 350,000, makakakuha dyan ng mga 17.5 billion. Corruption. Corruption money. Eh, sino ba naman ang hindi matutuwa kung may 17.5 billion kang makokolekta, di ba? Okay. Pag nakatanggap ka ngayon ng LOA, ito yung balita. Pag nakatanggap ka ng LOA, ayan, makakatanggap ka ngayon ng dalawa. Isang checklist of requirements. Ayan. At yung isa bagong-bago, list of assets. Oo. Kasi itong mga revenue office na to ay nire-require na mag-submit ng list of assets nung mga ino-audit nila. Pag hindi sila nag-submit ng list of assets, pwede silang patanggal. Siyempre, pag natanggal sila, wala kang assessment. So, ang objective mo, patanggal mo sila pag hindi sila nag-submit ng list of asset. So, ibig sabihin, kulang yung kanilang assessment. Pag kulang yung kanilang assessment, defective yung kanilang assessment. Pag defective ang kanilang assessment, illegal ang assessment. Therefore, wala kang assessment. Ayun. Sir, saan galing yan? Ito, pag-aaralan natin ngayon. Kunin mo yung ball pen mo. Kumuha ka na rin ng papel para makapag-take down notes ka. Kasi makakalibre ka ngayon ng lecture from Mr. Maestro. O, ready ka na? So, malaman mo is July 4 ngayon, ha? Ito yung pangako ko dun sa last video ko. So, pag-aaralan natin to. Hindi natin to mapag-aaralan kung hindi natin babasahin. Okay? Sabi dito, in addition to the reporting requirements to be prepared. Sino magpre-prepared? Yun ang ating aalamin. And or submitted in the audit verification of internal revenue tax liability under letter of authority, the revenue officer shall determine all the assets of the taxpayer being investigated. Such as type of assets, location of the assets, bank accounts maintained, etc., and secure pertinent information. Antinde. 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 Okay. The list of assets, business, and personal. Po, patay ka na. Patay ka na. Pag... Yes, iMovie. Thank you very much for sharing the successful sharing. Okay. Sabi dito, yung list of asset, kasama daw yung business at personal. Patay ka na mga single proprietor, mga professional, mga skilled workers na mayroong negosyo, individual, hindi ho korporasyon, kukunin ho yung inyong assets. Personal, yung hindi ho nakalagay sa balance sheets ninyo at saka yung business asset, yun yung nakalagay sa
balance sheet nyo. Domestic and foreign, ayun, pa, yung asset ninyo na nasa ibang bansa at yung asset nyo na nandito sa Pilipinas, ay kukunin daw, ha, ililista ng revenue officer. Shall be encoded by the revenue officer within 1 month from the date of service of the LA. Ibig sabihin, pag hindi niya nagawa yan, pwede na natin siyang patanggal. Pag natanggal siya, edi wala nang mag-o-audit sa inyo. O kaya kayo, ha, kayong may mga letter of authority, lumapit lang kayo sa akin. Pag ang letter of authority nyo ay isang buwan o mahigit na ang edad, patatanggal po natin ang mga revenue officer na involved dyan. Kasi pag natanggal ho natin yan, wala na po kayong problema. Okay? Sir, babayaran ko ba kayo? Meron lang maliit, maliit lang. Ha? Kasi ide-delegate ko to sa mga tauhan ko. Maliit lang na professional fee para lang meron akong maibigay dun sa mga staff ko o subordinate. Okay lang ba yun? Okay? Huwag na nyo nang bayaran yung aking acceptance fee. Para lang matulungan kayo. Lumapit kayo sa akin, wala na ho acceptance fee. Kahit anong letter of authority ho yan, tutulungan ko kayo na matanggal yung revenue officer. Pag natanggal yung revenue officer, edi wala na mag-o-audit sa inyo. Pag wala na mag-o-audit sa inyo, edi wala ka ng deficiency tax. Okay? So, itutuloy ko ho itong lecture ko. Pero sa part 2, explain ko na ho sa inyo yung list of assets. Okay? Kasi ho, meron na akong pupuntahan eh. ba't siya gumawa ng video? Eh, gusto kong gumawa eh. Gusto ko. Okay? Huwag niyo kalimutan yung susunod na video. Kasi yung susunod na video na nakabit dito, yung po yung pang tax mapping. I-download nyo na ho sa inyong mga Android phones at tsaka na lang po yung iPhone. Yung first, yung second video ay para ho dun sa maintindihan nyo kung pwede ba ako maging tax specialista. Sinasabi ko pwede, pero panoorin nyo sa susunod na video na nakakabit dito. At yung third video na nakakabit sa second video na to, ay papaano ho makakuha ng tax mapping at ano benefits ng pagkuha ng tax mapping. Kasi sa tax mapping, tawag lang. Isang makaroon ka lang ng isang tawag sa loob ng isang araw as a tax specialista, ina-assure ko sa inyo na babayaran ko kayo ng 1,120, of course, less expenses and other charges. Okay? Sumunod na kayo. Para ho sa mga accountants, bookkeepers, consultants, lawyers, ito po. Wala hong batas. Oh, kasi ang default ng batas, pag hindi pinagbabawalan, pwede. Okay. Ang tax specialista, brand name ho yan, akin. I own tax specialista brand name under the general brand name of EmelinoTMaestro. Okay. Ano sir ang opportunity, ha? Opportunities para maging tax specialista? Gaano kalaki ang income ko pag ako'y naging tax specialista? Yayaman ba ako pag ako ay naging tax specialista? Sagutin ko yung mga tanong nyo. Una, qualified ka ba na maging tax specialista? Sagot, yes. Eh sir, hindi naman ako CPA o Certified Public Accountant. Hindi rin ako lawyer. Wala hong problema doon. Hindi ho pinagbabawalan ng batas na kahit ang inyong profession ay hindi accounting o hindi sa lawyer. Okay? Ibig sabihin, kung ang profession nyo ay engineer, architect, nurse, doktor, at gusto nyong maging tax specialista, kasi ito dahilan nyo eh, walang tax specialista na doktor. Walang tax specialista na arkitekto. Walang tax specialista sa isa mga engineers. So kung ikaw, o nurse, walang tax specialista sa mga nurses. So kung ikaw gusto mong maging tax specialista, pwede. Imaginin mo isa kang engineer at isa kang specialista sa taxes o tax specialista. Ang laki ng market mo dahil wala kang kompetisyon. Imaginin mo, doktor ka
at ikaw ay nag-iisang tax specialistang doktor. Imaginin mo yung laki ng market mo. Yon. Yun ang laki ng opportunity mo. Kaya tutulungan kita, lalong-lalo na kayo na walang alam sa tax, ano? Ignorance. Okay. So, qualify lahat, ha? Woo! Qualify kayong lahat, sir, bossing, sayang. So, ako po yung magiging stepping stone nyo. Aapakan nyo po ako, stepping stone nga eh. Oh, para ho marating nyo yung pagiging tax specialista. May income ba? Of course, sinabi ko na sa inyo. Kung walang nag-o-offer ng ganong services, aba may market kayo. Ah, meron kayong pwedeng bentahan kasi maraming naghahanap. Tingnan nyo na lang ang mga BIR officials. Bakit ang yayaman nila kahit mga 21 years old pa lang sila? Ha? 21 year old, 22 year old. Why? Because tingin ng mga tao sa kanila kahit sila yung mga bata, mga tax specialista. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong maniwala dyan. I-discuss ko mamaya bakit hindi tax specialista ang mga BIR officials. So, how, paano ako magiging tax specialista, Mr. Maestro? Okay. Ang requirements ko para mapasama kayo sa team ko, ha? Ganito kasi, imamarket kita. Mag-install nga kayo sa inyong Android. Later on, magkakaroon na ho ako sa iOS nito, sa Apple. Tax mapping. Yung kulay dilaw ho, yung logo at may mukha ko. At kung magre-register ho kayo as tax specialista, kayo ho yung ibebenta ko. Ang kailangan nyo i-download, tax mapping din, kulay pula ang nakasulat, TS. Makikita nyo naman, ha, pinaplas dyan sa ilalim eh. So, pag-usapan natin, tax specialista, sir, sali ko sa grupo mo. Sali ko. Ang daming ganun eh. Ha, daan-daan na sila ngayon. So, kung CPA ka, Certified Public Accountant, ang requirement ko sa'yo, PTR. Ito yung ini-issue ng LGU. Okay? Professional Tax Receipt. Yung current, 2018. Next, Certificate Authorizing Registration. Ito po yung ini-issue sa inyo ng BIR. Oh, ibig sabihin lang yan, register kayo sa BIR. Next, ATP. BIR din yan. Ito ang proof na meron kayong authority. Authority to print yan eh. May authority kayo na magpaprint ng official receipt. Oh, BIR din yan. So, yan ho yung initial kong requirements. Yan po ay tawag nito. I-scan ninyo at i-email nyo sa akin. Tax mapping. Yan, dito nyo po i-email. taxmapping.com.gmail.com. Diyan nyo i-email sa akin. Okay? Pagkatapos po ninyo, sa mga non-CPA, ayan, katulad ng engineers, architects, doktor, ang laki ng market nyo, sumama kayo sa akin. DTI, yung business name po ninyo na makukuha sa DTI. At non-CPA kayo, o kaya non-professional kayo, katulad ng bookkeeper na hindi pumasa sa CPA board exam, o yung mga tao na college graduate, okay, industrial engineer na wala namang board. Okay. Pwede ho kayong mag-apply ng Barangay Micro Business Enterprise para exempted ho kayo sa income tax. Hindi ho kayo magbabayad ng income tax. Okay? Ano na lang babayaran ko, Mr. Maestro? Tsaka ko yan ituturo sa inyo. Okay? Kailangan nyo rin ng COR, pang BIR. Katunayan, na-registered kayo sa BIR. ATP, Authority to Print Receipt. Yan. Katunayan na pinayagan kayong mag-print ng receipt at official receipt din. Pag meron kayo niyan, ma-approve ko ho kayo at ma-activate ko yung account nyo sa tax mapping apps. Yan. Sir, bakit kailangan kong mapunta sa tax mapping apps? Kasi yan po yung platform, ha, para nasa radar kayo ng mga taxpayer. Kasi maraming taxpayer naghahanap ng
tax specialista. Sawan-sawa na sila sa paglalagay dun sa mga corrupt BIR officials, sa mga incompetent CPA, sa mga irrelevant bookkeeper, at sa mga corrupt na lawyer din. So, ang grupo natin may integridad, may care, at saka mayroong competence pagdating sa tax. Okay? Kaya ang tawag sa atin ay tax specialista. Mr. Maestro, Mr. Maestro, paano naman yung mga benefits? Ah, ito, benefits. Pag ang pangalan mo ay nasa tax mapping, okay? Malolocate ka ngayon ng mga tao na mayroong problema sa tax o nangangailangan ng tulong mula sa isang tax specialista. So, hindi mo kailangan makipagkita dun sa tao kasi tawagan lang sa telepono, kikita ka na ng 1,120. Whether registered ka sa BAT, as BAT taxpayer ka, or non-BAT taxpayer ka, ang ibabayad sa'yo, 1,120. Wala ho akong professional fee dyan. Ngayon, inyo lahat yan. Of course, makakaroon ako ng expenses. So, idididak ko lang dyan yung expenses na mai-incur ko sa pagmamarket ko sa inyo using tax mapping app. So, matatanggap nyo net. Of course, ang mangyayari dyan, i-issuean nyo ako ng collection receipt at yung kliyente ko, i-issuean nyo ng official receipt. Yun po yung mangyayari. So, ano sir, saan ako maibebenta? Oo, meron tayong limang market segment. Pwede kang sa city lang kasi gusto mo yung city lang kung saan ka nakatira. For example, nasa Pagadian City ka o kaya nandoon ka sa ano bang city ng iba? Nandoon ka sa basta yung city sa probinsya. City sa probinsya except Metro Manila, Metro Davao at Metro Cebu. Ayan ha, puro metro 'yan. So yung mga city na under ng Metro Davao, Metro Cebu, at Metro Manila, hindi ho kasama dyan. At kasi, mura lang ho yung share ninyo sa gastos dito on a monthly basis. Next, gusto mo sa buong province ng Tugigaraw, o ng Isabela, o ng Cagayan, gusto mo makopo yung buong market na yon, pwede ho. Mag-apply ka para sa provincial market. Okay? Ang susunod, yung pangatlo, gusto mo naman sa Metro Manila, Metro Davao, at Metro Cebu. Ayan, pag pinili mo yung Metro Manila, Metro Davao, Metro Cebu, ayan, ito po yung market ninyo. Okay? Now, siyempre, exclusive kayo sa mga market na yan. So, yung tao na naghahanap, halimbawa sa province ng Quezon province, sabi natin Quezon province, ha? Sa Quezon province, may naghanap. Nasa Cebu kayo, naghahanap nasa Quezon. Tutunog yung cellphone nyo, tatawagan kayo. Oh, ano ba problema mo? Yun, taga Quezon yung naghahanap. Of course, pag ang naghahanap ay nasa Metro Manila, hindi ho tutunog yung cellphone nyo. Ayan. Para ho tayong Grab, ganun lang. Ang problema sa Grab, nagpupunta pa sila dun sa kliyente, kayo lang ho tawag. So, pag tumawag ho sa inyo at natapos kayo, yung kliyente ho ay nagbigay ng review sa inyo, aba, makukuha ho nyo sa akin ito. Kaya lang ho, meron hong cut-off tayo kung kailan kinukuha. Then, meron tayong island. Luzon, kung gusto mo, buong Luzon ka. Basta pag may tumawag sa buong Luzon, magri-ring yung telepono mo. Or, Visayas, may tumawag sa Visayas, ring yung telepono mo. Kahit na nasa Luzon ka, magri-ring pa rin kasi nasa Visayas yung tumatawag eh. At Mindanao, nag-ring yung telepono mo. Nandoon ka sa Visayas pero ang tumatawag nasa Mindanao. So, ang laki ng opportunity. Imaginein mo, 10 lang yung tumawag sa iyo sa loob ng isang araw. Aba, 1,120 times 10 is kita ka ng 11,200. Ha, imaginein mo ha, 1,100 na per call. Oh, sabihin natin meron kang 10 calls. Oh, edi meron kang 11,200. Of course, less expenses. Sa loob ng isang araw, kung masipag ka at laging bukas ang cellphone mo. Okay? Yun ho yung oportunidad na sinasabi ng batas eh. Ako ho yung gumawa para sa mga
accountants, bookkeeper, consultants, at mga non-CPA, OFW na gustong maghanap buhay bilang mga tax specialista. Ayan. Oh, at yung panglima na baka makalimutan ko, Philippines. So kahit nasaan ka sa Pilipinas, basta may tumawag na sa Pilipinas, yung cellphone mo magri-ring din. Ang ibig ko sabihin, kung lahat tayo ay mayroong Philippines ang pinili, sabihin natin, 100 tayo na ang pinili natin, puro Philippines. So, yung mga cellphone natin, magri-ring sabay-sabay, mag-alarm. So, unahan tayo kung sino yung unang makakakuha ng call, eh sa kanya papasok yung kliyente. Siya yung kukuha ng 1,120. Of course, may review yan. Pag mababa review mo, tatanggalin kita. So, ito po yung tax specialista opportunity para ho sa lahat. Huwag ho kayong mag-alala. Ako ho yung tutulong sa inyo. Ako yung magiging gabay ninyo bago ho kayo magkaroon ho ng opportunity. Ako ho, pauutangin ko kayo nito. At gagabayan ko kayo. Lahat ng manuals na kailangan ninyo, gagawin ko para ho meron kayong tools sa inyong pagiging tax specialista. Oh, magparehistro ka na. Okay? I-download mo yung dalawang apps. Pinakikita naman dyan, di ba? Yung tax specialista para ho sa tax specialista. Yun yung TS. Yun yung makikita nyo yung icon niya pula na may TS sa gitna. At yung pang-consult, pang-ano, naghahanap ng consultant, yung mga kliyente, okay, yung mga kliyente, huwag na kayong maglagay. Masama sa ano yan eh, relihiyon, di ba? Ang paglalagay. So, ang magangyayari ho, ay download ho nyo yung tax mapping na kulay yellow. Tapos yung gitna ho, may mukha ko at may nakasulat na ATM. Okay? Mura na ho ang consultation ngayon. Bago ho inyo kayo pumunta sa graft and corruption, kumonsulta muna ho kayo. 1,120 lang. Okay? Register na. Ngayon na. Okay? May pagkakataon ka na. May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Yan ito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano ho sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check.
at saka yung BIR Open Cases Specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR Tax Mapping, BIR Open Cases, at BIR Lifestyle Checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax Mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayo maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.